Ayun. So, tumawag pala guys si Dr. Squadra kay Kalinga Prab. Alright, welcome back to our channel. Ito muli si RP Max Vlogs. May kalab shout out po sa inyong lahat guys. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. May kalab shout out din po no, sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, and Ma'am Edna. At sa mga kasamahan ko din po sa KUOS, mga kasamahan kong reactors at mga Unica partners, ay binabati ko po kayong lahat guys. Okay? So gagawa po tayo ngayon guys ng updated reaction dito nga po sa update din po no, ni Kalinga Prab kay Rina sa part 7 po niya na video kung saan nag-follow up po sila, no, dinalaw po nila si Rina matapos po mangyari yung natakot po tayo doon sa side effect nga nung gamot na tinitik niya. Na buti na nga lang po, wala namang masamang nangyari. Okay? Dahil sabi nga po ng iba, ay delikado pala yung ganong naramdaman, no? Yung mga side effect na ganon. Pag hindi daw pala naagapan, ay delikado pala yun. Okay? So, meron po tayong tatlong maiksing video clips, guys. At ipiplay ko po ito isa-isa and then bibigyan po natin ng comments. Okay? So, ito po yung unang video clip. Okay? Bye! Yung palang nangyari, side effect daw po talaga. Tumawag sa akin si Dr. Squadra. Ngayon, painumin niyo po nung may gamot, nakalimutan ko yung tawag. Yung kwan, yung Biberdin. Yan yung sabi niya. Inainom ko po yung maga. The moment daw na atakin siya ulit, painumin niyo daw po kagad. Anong ganyan din? Ano daw po talaga yun? Side effect ng ano, ng gamot nangyari. Reyna, okay ka na? Ayun, so yun po guys, no? Napakinggan po natin. Tumawag pala si Dr. Squadra kay Kalinga Prab at sinabi na yung naramdaman ni Rina ay side effect ng tinitik niyang gamot. Okay? At mayroon lang pala siyang itik. Alam pala ni Lolo ni Rina kung ano yung gamot na yun. Okay? Ang hindi lang niya alam na pagka inatake pala, the same na gamot. Kasi sabi ni Lolo, na-take na ito ni Rina nung umaga. Pero ang sabi ni Dr. Squadra, the same gamot, kailangan ipatake niya pagka inatake ito. Okay? So, yun po guys ang nangyari nung isang araw kung saan nagkaroon nga ng side effect reaction itong si Rina. At natakot po talaga tayo na baka anong mangyari. No? Dinala sa emergency at ilang minuto lang umuwi naman at parang walang nangyari. No? Pero normal side effects pala yun. Sabi nga din ng doktor na nakausap ko no sa previous vlog ko nga tungkol kay Rina na yung mga drugs pala ng antipsychosis talagang may mga side effects na ganun. So dito naman po tayo sa second video clip natin guys. Panoorin po natin ito sandali and then saka po natin bigyan ng comment. Okay? Dito po may mga kapitbahay oh. Wala. Kumusta po si Rina dito Lola? Ay natuwa na nga kami sir. Natuwa kanina kasi ay tinanong namin kung kilala yung nakatayo, yung anak ko, ay kilala, Ate Litlit daw. Ay, kilala? Tapos, si Ma'am Bait, yung maestra dyan sa labasan, kilala din. Kilala din. Kaya salamat sa Diyos, sabi ko, gumagaling na. Sabi ko, salamat po. Alright, so napakalaking improvement, no? Okay, so masasabi po natin dyan guys, unang-una, I praise the Lord, no? Praise God, na ang laki ng improvement. Sabi nga po nang nilagay po natin dyan sa thumbnail, Rina, ang laki ng improvement matapos ang nakakatakot na pangyayari. Okay? So sabi nga nila, there is always sunshine after the rain. Okay? So there is always sunshine after the storm. Okay? So parang ganun, no? Ang nangyari na matapos yung nagulat tayo sa pangyayari, ito ngayon, natutuwa po tayo dahil sa laki po talaga ng improvement ni Rina. Okay? At sinabi nga nung kapitbahay na nakikimarites din, excited lang makita si Kalinga Prab dahil sabi nga niya, artistang artista si Kalinga Prab, no? Bagay na bagay, okay? Napapanood po niya sa TV siguro, no? Baka doon nanood yung kanyang kamag-anak at napanood sa television, no? YouTube on TV. Okay? At yun, excited naman itong si Lola magbalita na nakilala daw, nakita daw ni Rina yung anak niya sa labas at nakilala ito.
at kahit yung isang teacher, nakilala din niya. Okay? So, napakalaking senyalis po yan, guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap, na talagang ano, nag-improve ang memory ni Rina. Okay? So, sabi nga natin, matapos ang katakot-takot na pangyayari noong isang araw, ito ngayon, natutuwa naman tayo sa improvement o sa pangyayari kay Rina. Okay? So, panoorin pa natin yung isa pang video clip ulit. Okay? Naharap na. Naharap sa'yo. Tapos, nasagot. Sige, interview nyo pa. So, ano masasabi mo ngayon? Kamusta kayo nito? Ano, may pag-asa ba si Edo sa'yo? Praise God. So, ibig sabihin, ano, may anong kalagayan ni Edo? Gusto mo ba siya makasama? Crush mo siya? Ay, grabe! Asan si Edo? Edo? Edo! Hindi mo siya hinahanap? Ay, hindi ba? Pero namimiss mo siya. Ito, namimiss ka lang niya. So, isa po napakalaking opportunity po. Ang galing na, nakikinig na siya, na-respond na siya. Nabigyan ng pagkakataon na i-block si Rina sa pamamagitan po ng sagot. Alright, so yun po guys, ang napakagandang balita, no? Na ikinagulat ng Team Kalingap, at kahit naman tayong mga viewers ay masaya at nagulat din po tayo sa laki ng improvement ni Rina. Okay? Napakabait ng Panginoon, at ito ngayon ang kasagutan ng mga prayers ng lahat at prayers ng kanyang lulu o kanyang mga kamag-anak na sana gumaling na si Rina. Okay? So napakagandang balita po yan, guys. Napakagandang sinyalis na tuloy-tuloy nang gagaling si Rina. At ang inabangan po natin na pag totally nag-okay na po yung kanyang memory, at maikwento po niya sa atin o maikwento niya kay Kalinga Prab at sa team kung ano ang nangyari sa kanya, bakit nagkaroon siya ng problema. Yun po ang pinakaabang-abang na pangyayari, guys, na ma-recall na po ni Rina ang lahat ng mga pangyayari. Okay? So, yun lang po, guys, ang reaction natin sa vlog po yan ni Kalinga Prab sa part 7. Sa mga hindi pa po nakapanood, no, panoorin nyo po para makuha nyo po yung buong kwento. At kikiligin pa kayo sa bandang huli, no, dahil nagbibiruan sila. At may mga post sila, may mga picture sila na kasama itong si Edo at si Rina. So, mukhang ride on talaga din ito si Edo sa mga ginagawa, no, ginagawa nila o mga ginagawa nila kay Rina. Okay? At pasalamat din po tayo kay Edo na talagang ang bait din po na nakikipag-cooperate at nakiki-ride on sa mga gusto po nilang mangyari. Okay? So hanggang dito na lang po, guys, yung aking reaction. At maraming salamat sa mga walang sawang nagsubaybay sa mga videos po namin, nag-comments, nag-likes at nag-share, at sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay? At kung sino man po dito, guys, mga baguhan sa channel ko na hindi pa nakapag-subscribe, no, kay Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab and Atid na Vlogs, at sa amin din po, no, mga kasamahan ko din po sa Kuos, padalaw na lang po, guys, ang aming mga channels para masuportahan po natin. At huwag po natin kalimutan na pindutin ang bell icon, all notification, para updated po tayo sakaling may mga bago po kaming upload. At bago ko po i-end itong video na to, meron lang po akong mga isa-shoutout. Alright, so hanggang dito na lang po, guys. Thank you so much once again. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.